Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon ang huling Biyernes sa buwan ng Hunyo. Sa bilis ng paglipas ng araw, dapat ito'y sinasabayan ng maagap na paghahanda sa anumang lagay ng panahon. Mula rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ako inyong makakasama, Eunice Huntayas, ngayon June 28, 2019. Maraming health benefits ang morning exercise. Isa na rito ang pagbibigay sigla at lakas ng resistensya. Kasabay pa ang sunrise along Metro Manila sa ganap na 5:30 a.m. Ito naman ay lulubog mamayang 6:29 ng gabi. At samantala, matapos nga yung pagbubuo ng Bagyong Dodong sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito'y malayo na sa ating bansa. Samantala, kahapon, ang nagpaulan na weather system ay ang hanging habagat. Nagdulot ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat at malawak ang pag-ulan. Dito yan sa buong bahagi ng Luzon at umaabot rin ito sa buong parte ng Visayas. Sa natitirang bahagi ng bansa, kahapon, naging bahagya ang maulap na kalangitan. Ngunit naranasan din naman itong pulo-pulong pagbuhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Ito patuloy nating babantayan. Meron na naman po tayong isang sama ng panahon na namamataan ang pag-asa at ito'y nasa isang low pressure area pa lamang. Ayon sa panayam natin kahapon, malaki ang posibilidad na ito'y ma-develop at maging bagyo. Kaya naman tumutok lamang kayo dahil mamaya, isa sa mga PAGASA weather forecaster ang ating mga kapanayam para sa mga detalye nitong lagay ng ating panahon. Samantala, eto na nga, ano-ano pa nga ba dahil sa pagbugso ng hanging habagat, gaano kalakas nga ba ang mga pag-ulang umira sa ilang bahagi ng ating bansa? Narito at ating alamin. Dito sa Catbalogan City, 53.8 millimeters amount of rainfall. Napakarami rin ang ulang umira sa Zubic, Zambales kahapon, 51 millimeters. Sa San Jose Occidental, Mindoro, 41.8 millimeters amount of rainfall. Alam niyo bang sa kabila ng mga pag-ulan, patuloy pa rin naiulat ang mababang level ng Angat Dam sa Bulacan. Ngayon silipin natin kung ito'y meron bang naging pagbabago lalo na't kasama dun sa mga dam dito sa Luzon. Naku, ito po'y nasa below critical level pa rin, 158.15 meters. Ang critical level ng Angat Dam sa Bulacan ay 160 meters. Mababa pa rin ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela na obserbahan ang decrease in water level ng 0.06 meters. 181.38 meters ang level nito kahapon. Dito rin sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, 0.03 meters ang ibinaba nito sa level na tubig kaya naitala ang 191.95 meters. Ang mataas sa demand sa tubig ang isang dahilan kaya patuloy ang pagbaba sa mga dam na ating binabantayan. Hanggang ngayon ay madalas pa rin ang anunsyo ng pagkawala ng tubig. Pero dahil nga sa pag-ulang bunsod ng hanging habagat, inabisuhan ng PAGASA ang lahat ng residente na gamitin ang pagkakataon na ipunin ang tubig ulan para magamit sa tahanan. Ihanda na ang inyong malaking balde dahil base sa abiso ng PAGASA, magiging maulan pa rin ang panahon sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng Pilipinas. Pero dahil nga sa mataas sa demand nito at pati na rin sa repair works, naglabas ng abiso para sa mga residente ng sumusunod na lugar. Mawawalan kasi ng tubig dito sa Angono sa Mahabang Parang. June 28, 2019, alas 3 mamayang hapon, pati na rin ng alas 11 ng umaga sa Angono at dito sa San Roque, Unamonte at Doña Juana. Magkakaroon ng rotational service interruption sa Angono, partikular sa Bagong Bayan, Kalayaan, Poblasyon Ibaba at Itaas, San Isidro at sa San Pedro.
Ganon din naman sa ilapang parte ng Antipolo City, sa Lower Masika, Friendship Village at Cemex Road sa San Jose. 4 a.m. to 1 a.m. din sa San Isidro, Sitio Oreta at Upper Slaughterhouse. Agapan na ang perwisyo kapag nawawala ng tubig. Dapat ay marunong kayo magtipid, kaya naman narito ang mga dapat natandaan. Dahil apektado pa rin ng El Niño ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin kaagad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras. Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes na shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water-efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan. Mga dapat abangan sa aming pagbabalik, paraan para makaiwas sa allergic rhinitis ating aalamin. Sa balitang agrikultura, fiberglass boats ibinahagi. Usaping pagbabawal sa paggamit ng plastic straw ating tatalakayin. At panibagong mga planeta, balitang astronomiya ating tuklasin matapos lang ang ilang paalala.